Yo, yo, yo! What's up, guys? Andito na naman tayo ulit sa ating topic natin ngayon, which is yung hog profit after African swine fever attack. So, ano na nga ba nangyari sa atin after the ASF attack? So, yung iba dyan, maswerte talaga kasi hindi sila naapektuhan or natamaan ng virus na African swine fever na tinatawag natin. So, we're back to business, guys. So, let's talk about the hog profit after ASF attack. So, una, tingnan natin yung mga prices increase kung meron ba. So, sa tingin ko, based on our data sa feeds, let's talk about the fattening business, right? So basically, kinukuha natin yung baboy sa farm, sa mga magagandang klase ng lahi, kahit hindi farm, kasi marami tayong tropa, lalo yung mga na-deliveran ko ng mga hybrid na baboy natin nung time na meron pa ako, at nakakalungkot at tinamaan tayo ng virus noon. So anyway, that's life, that's business, right? So ito, guys, ang pinakauna nating tatandaan ay yung lahi. So guys, dapat kumuha tayo ng lahi dun sa ano natin, yung mataas na lahi. Consider natin yung breeds ng baboy. So usually, ang for fattening business, dapat anak siya ng F1 na ating tinatawag. Ito yung tinatawag nating hybrid. Diba? So, ito dapat ay 3 crossbreed na tinatawag, na merong dalawang pure breed na makakapag-ano siya ng inahin, which is yung F1 na ating tinatawag. So, F1 is a combination ng dalawang pure breed na lahi. That is the large white and the Landrace. So, yung anak niya na babae, yun yung magiging F1 hybrid. Yun yung gagawin nating inahin. And then, after that, para gawin nating fattener na mabilis lumaki talaga, ito yung tinatawag na crossbreed natin sa is either Duroc or Pitrain Duroc, mas maganda. So, itong large white guys ay ito yung klase ng baboy na maano siya, malapad. Matibay yung paa, and then good mothering ability, and talagang malakas yung mga binti niya, mga paa. Samantalang ito namang si Landrace ay manipis lang yung pangatawan niya, pero mahaba siya. So guys, pag kinumbine mo yung malapad na pangatawan tapos yung manipis na pangatawan pero mahaba naman, so talagang magandang klase ng lahi, di ba? Para sila magaling mag-alaga ng mga ng mga anak nila, mga piglets. So after that, i-combine natin dun sa Duroc, sa Pitrain Duroc, which is matibay sa panahon, sa sakit. Yung Pitrain naman, maganda yung ano niya, maganda yung pagka-build ng katawan niya. So kaya combine ng Pitrain Duroc. So talagang yung anak noon, anak nila, talagang malalaki talaga sila, mabilis silang lumaki. So yun yung dapat hanapin natin, guys, yung anak ng F1. F1 yung nanay, and then tatay ay Pitrain Duroc, or let's say Duroc, pure breed. Okay? So after that, so consider natin siyempre kunin natin dun sa after walay, di ba? Let's say 28 days, or 30 days, 35 days. So depende sa mga kuya, pero dapat importante yung lahi, alright? So let's move forward, guys, fast forward. So we have these feeds. Tingnan natin yung presyohan ng feeds natin ngayon after the ASF attack, kasi di ba humina rin yung benta ng mga hog feeds natin dahil sa wala nang gumagamit ng feeds, walang bumibili sa kanila, kaya
makikita natin sa data natin, konti lang yung tinaas. Konti lang yung tinaas ng prices natin. Diba? Kasi wala eh. Walang gumagamit ng feeds nila. Let's say, may lahat ng mga maker ng feeds or factory ng feeds ay nag-switch sila sa chicken feeds business. Kasi doon andun yung business, hindi sila tinamaan eh. Kasi sa hog business, walang talagang bumibili sa kanila. So, ngayon, mayroon pa unti-unti. Pero, hindi naman nila tinaasan masyado yung presyo. So, ngayon, ito yung presyo na feeds natin. Usually, it's ranging from around 2% to 15% increase. So, not bad for the prices ng feeds. So, okay lang yung feeds natin. So, let's go to the feeds program natin. So, ito po. Ito ay inano ko ng tawag dito. Ito ay from feeds pre-starter. We have the starter, we have the grower, and we have the finisher. So, ito po yung ano niya, considering na mayroon tayong 50 piglets. Alright? 50 piglets. So, actually, ang ano natin, ang ito yung total ano natin, total data natin. So, ang target natin guys is 100 kilogram per head na dapat makatimbang tayo ng 100 kilogram. This is actually for 4 months, kaya mahaba-haba to guys, pero merong nakakuha ng within 3 months, 3 to 3.5 months guys, merong nakaka-target ng 100 kilogram. Ito yung mga matataas na lahi talaga. Kaya importante yung breed, yung lahi ng baboy sa atin, alright? So, tingnan natin, ito ay 50 heads. Let's gawin natin isang baboy lang. Right? Isang baboy lang ang gagawin natin para makita natin kung ilan yung feeds program natin per head. All right? So, andito guys, we have ito guys ay ang feeding natin. This is actually 50 heads. So, ito ay we have one total head. So, ang pag-ano natin guys is ang pag bigay natin ng pagkain ay ito yung practice ko guys ha. Ito yung practice ko. Welcome tayo sa mga comments natin guys down below kung ano yung baka may meron pa tayong best practice, mas maganda yung benta. I mean, mas maganda yung timbang during the selling. Mas maiksi yung time na pag-aalaga natin pero mataas yung timbang, 'di ba? Welcome tayo guys, you can share down below. So anyway, let's proceed. We have the morning session, morning eating. We have the noon and we have the hapon, yung afternoon. So ito guys, tatlong beses ko nagpapakain kasi gusto ko mayroon silang meron silang snack. Meron silang snack dapat pagka tanghali. Noon para hindi maano yung tiyan, para meron pa rin silang nagigiling sa tiyan nila. So yun yung practice ko. So in the pre-starter, meron lang tayong spend na 0.495, let's say 0.5, kalahating kilo lang guys ang isang araw sa ano natin, sa piglet natin. So maano pa to, matawag dito, maliit pa kasi to, di ba? So on the pre-starter, usually ang ginagawa ko is 15 days lang sila simula nung pagkakuha natin sa pagkabili natin ng piglet. Ito 15 days lang yung schedule ko sa kanila. Around 2 weeks lang. Then, nag-switch kagad ko ng starter. So, tapos, ito guys, huwag kalimutan, i-vitamins natin, yung B-complex, para talagang matibay sila sa sakit. Then, huwag kalimutan din yung pagpupurga, para talagang
maximize nila yung ano pag yung kinakain nila, talagang nilalaki nila. Alright, importante 'yon, yung pag ano pagpupurga, and then yung vitamins. So ang vitamins guys, mura lang 'yan. Minsan yung ano natin, yung feed supplier natin, libre lang 'yan sa kanila. Libre lang. Pero take note guys, as of today, importante yung biosecurity. Huwag mong papasukin dyan yung technician kahit na pumipilit, huwag. Hanggat maaari, ikaw or merong, kung papasok man sila, papagliguin mo, mas maganda. Para walang makapasok na virus. Kaya, as much possible nga, dapat ikaw lang ang papasok dyan or yung katulong mo. Para, monitor mo talaga, hindi ka papasokan ng virus. Kasi delikado na ngayon guys, kailangan doble ingat tayo. Alright? So next is, we have the starter. We have the starter. Ito guys, medyo matagal-tagal lang ano ko na ito ang pagbibigay ko ng starter feed. So it's about around 37 days. So ito guys ay 0.5 lang yung sa umaga, 0.1 sa tanghali, 0.5. So makikita nyo guys, itong sa tanghali, ano lang to guys, parang snack lang. Snack lang siya. Huwag niyong puruhin kasi mainit yung feeds eh sa katawan. So pag binigay mo ng sobrang ano yan, nai-stress sila. So bawas timbang yun guys. And take note, for example, from the morning, dapat kung alas 7 kayo nagbibigay ng pagkain or say alas 6 ng umaga, dapat 6 o'clock lang kayo nag 6 o'clock lang kayo nagbibigay ng pagkain. Wag alas 7, wag alas 8, wag alas 4 ng umaga, alas 5 ng umaga. Dapat kung ano yung time ng pagbibigay mo ng pagkain sa alaga mo, dapat yun yung oras lang niyon. Kung 6 o'clock, remain it as 6 o'clock. Schedule as it is 8 o'clock. And by noon, yung noon, yan, pwede kang magbigay ng mga alas 11, alas 12. Pero mas maganda pa rin, alas 12 lang para stable yung ano nila, yung habit nila. Then sa afternoon, ganun din guys. Kung bibigay kayo ng alas 6 ng pakain, so dapat alas 6 lang ang pakain nyo. Or say alas 5 yung pakain nyo. So dapat ganun lang ang kain nila. So para hindi manibago sila. Kasi ang paliwanag dito ay kapag let's say alas 6 ka nagano, alas 6 ng umaga ka nagbibigay na pagkain, yun yung talagang routine. Let's say binigyan mo siya ng alas 8 ng umaga, guys, within 2 hours, ha? Bumababa na yung timbang niya kasi gutom na siya niyan eh. Na dapat sa oras na yung alas 6, dapat ano na siya, kumakain na siya. Kaso hindi siya kumakain, so gutom na siya. So, ang tendency ng katawan ng baboy ay bumababa yung timbang kasi stress na siya eh. Gutom na eh. Sino ba naman ang mamamayat, di ba? Ang target natin dito ay mapalaki yung baboy sa mabilisang panahon. Bumigat yung baboy sa mabilisang panahon. Alright? So, dapat ganun ang practice natin, guys. So, eto. The next is I have grower. Yung grower ko ay 54 days. So, doon ako bumababa ng 54 days. So, malaki-laki yan. So, it's 2.2 kilogram per day per head. So, 1 kilo sa umaga, 200 grams sa tanghali, and 1 kilo ulit sa gabi. Kasi alas 5. Then, itong finisher guys, ito ay pwede ko itong tanggalin na. Pag alam kong itong finisher guys, for 2 weeks. Ang finisher guys, ito yung kaya ako nag-finisher dahil ito yung pampanipis ng tabahan ng baboy talaga. So itong sa grower, mabilis siyang lumaki sa grower. Kasi kita mo yung ano, 'di ba? Kita mo yung pagkain mo guys, from 1.1 kilogram per day. You double the quantity, so it became 2.2 kilogram. Same with pre-starter. Nagbigay ka ng kalahating kilo per day, binigyan mo ng 1 kilo sa starter. The same din sa grower. So doble bawat stage. And take note guys, sa pagbibigay ng pagkain, I mean pag-switch ng feeds, dapat hindi sudden yung pagbigay mo ng
ng pag-switch mo ng feeds ha, dapat say 3 days dapat let's say 25% halimbawa ang bigay mo ngayon is starter, di ba? Starter, gawin mong ano, gawin mong 25% na grower and then 75% na starter. Then sa pangalawang araw, gawin mong 50-50 yung pagkain mo. Alright, 50-50. And then sa pangatlong araw, baliktarin mo na, di ba? 25% na yung starter, yung grower mo ay 75%. Alright, so yung pang-apat mong araw, gawin mo ng full-time na grower na siya, 100%. So ang purpose natin dito guys ay para hindi mabigla yung tiyan ng baboy. Kasi pagka biglaan na pag-switch mo ng pakain, magtatae yung baboy. Yun yung base guys sa experience ko. Ah. So kung meron kayong comments guys, please let me know down below para ayun natin, para alam ng mga kasama natin sa nagbababoy. Alright? So yan po ang ano ko, ang practice ko. Ito namang finisher kasi pag at the end of this days, for example, itong pilang araw to lahat, this is 106 days. Diba? 3 months and 16 days. 3 and a half months, guys. Ito, 3 and a half months. Within 3 and a half months, yung grower, magtitimbang na ako niyan, guys. Titimbang na ako. Yung pinakamaliit, kukunin ko, titimbangin ko, at yung pinakamalaki, titimbangin ko. Pag alam kong yung pinakamaliit, pumasok na ng 85, laban na. Kasi ilan lang naman ang ano yan eh, ilan lang naman ang mahina dyan kumain. I mean, yung natatalo sa grupo. So pag 85, pumasok ng 85, yung 3.5 months, pwede na yan ilaban. Pero kung meron ka pa namang pakain, at sufficient pa yung pakain, ano yun natin guys ng finisher? Say 2 weeks, meron 2 weeks. 2 weeks natin para siguradong average tayo ng 100 kilograms. Alright? So itong finisher, actually, importante talaga to. Kasi ito yung talagang lean yung baboy. Manipis yung taba, makapal yung laman. Kasi guys, pag tinimbang mo yung parehas na kilo ng baboy, halimbawa yung gantong kalaking ano, I mean yung timbang ng taba ng mataba na baboy, ha? At yung timbang ng manipis yung taba, ha? Mas makapal, mas mabigat yung laman, mas mabigat yung laman. Let's say the same volume, the same yung laki ng laman, and then the same yung laki ng taba. Pag tinimbang natin guys, actually sa actual measurement natin, sigurado mas mabigat yung laman. Kasi guys, mas ano yung density niya ng laman. Kaya mas mabigat talaga yung manipis yung taba. Alright? So ito guys, ito 2.75 ako ng finisher, so 1.3. So yun yung distribution ko ng pakain sa kanila. So dito tayo sa presyohan. Alright? So sa number of bags guys per head, ito halos kalahating around 200.3 bags lang, kasi bags niyan is 25 kilogram lang, di ba? Itong starter ay 8.814 bags, grower is 2.376. So all in all guys, let's say 4.5 bags ang magagastos natin sa isang baboy. So it worth about 6,193. Okay? So, ang target natin guys is 100 kilogram average weight. Right? Let's go to this thing. So, ito. Meron tayong operation expenses. So, of course, bibili tayo ng baboy, di ba? I mean, ng piglets. Bibili tayo ng piglets. Ito ay 3,500. Usually guys, 3,500 lang naman talaga yung presyo. Meron pa ang nagbibigay na 3,200, 3,300. Okay guys, ito yung piglets, ah, ito yung ano natin, ito yung piglets natin guys is 3,500. We consider 3,500. And yung feeds natin guys is
6,193. So pag binenta natin yan, guys, ito yung 16,500 minus let's say sa isang baboy lang to, let's say 9,000 or 10,000, meron tayong 6,500 nakita sa isang baboy, right? But yung baboy natin is 50 heads. Okay? Yan, 50 heads, guys. So, 300, guys, ito. A glimpse of that is 300,728 pesos. Ito yung kikitain natin, guys, for this number of heads. Alright? The more the heads, the more the profit. So, pero malaki-laki yung kapital natin. So, we've got, guys, piglets, 175. Yung feeds, around 300,000. So, yung labor natin, inano natin ng 36,000 para sa labor natin. And then, electricity, ganon. So, and water. So, yung vitamins and, guys, hindi ko na nilagay kasi libre na yun. Actually, libre na yan talaga sa feed supplier. So, yung feed supplier ko pala ay pinipick up ko yun sa warehouse nila or sa factory nila. Direct supplier, right? So, for 50 heads, guys, we have 524,272 pesos. So, eto, guys, ito na tayo sa income natin. Ito yung pinaka-target natin, di ba? Kaya tayo naging negosyo, di ba? Kasi yung pag-aalaga natin ng baboy, ito yung hindi ito alkansya. Hindi ito, guys, alkansya ngayon. Ito ay negosyo natin, lalo ngayong pandemya, lalo ngayong kokonti yung supply ng baboy. So, talagang alagaan natin yung baboy natin, alright? So, ito, guys, pag sandaan yung target na natin, na average weight, kikita tayo ng total heads is 50, meron tayong 165 pesos per kilogram. So, ito yung live weight price. So, meron tayong gross income na 825,000 pesos, guys. So, kikita tayo ng 300,728 pesos. Alright? Let's say, napabayaan ng natin. Pabayaan ng taga-alaga natin. Say, nag 85. 85 lang, guys. 85 lang yung, 85 lang yung average weight. So, panalo ka pa rin. 176,000. Meron ka pa rin 177,000, guys. So, pero guys, huwag kayong dyan. Normally, sa 4 months, within 4 months na pag-aalaga mo, hindi kasali yung yung pagpapanganak. Ito yung after the walay, after mabili mo sa pinagbilhan mo. Kasi wala pang mga inain ngayon eh. Yung mga nakasurvive, doon tayo kuha ng magandang piglets, right? So, kaya ito ay 100. Kung 90 naman, sige, sabihin natin, nag-90 average lang. So, 90 average. Meron 200, guys. Meron kang 200. 218,228. So, pero, wag. Kasi, guys, 4 months to eh. 4 months. Ito yung target natin. 100. Okay. Hindi mo ibubuhos yung, yung effort mo para matarget yung 100. Guys, mawawala sa iyo ay 100,000. Diba? So, this is the thing here. This is the profit here. 300,728, guys. So, maganda yung negosyo ngayon ng kapwa-baboy. So, hanggat walang supply, para kang subukan natin mag-alaga ng baboy, guys. Alright? Tingnan mo, guys, itong mga kumita nung panahon talagang walang-wala yung baboy. Umaabot ng 220 yung live weight. Tingnan mo, guys, kalahating milyon yung kita mo. 575,728. Diba? So, hindi na. Sa ngayon, hindi na ito yung tamang presyohan. So, bumaba na. So, it's around 165 pesos na lang po yung presyo natin. So, panalo pa rin yung nagbababoy ngayon. Alright? So, hanggang dito na lang po ulit, guys. So, sa mga bagong viewer natin dyan, and sa mga may balak pong mag-start ulit ng business ng hog industry, please click the subscribe button and smash the notification bell para updated tayo sa mga next videos natin, alright? Thank you!